Sama all na tuwing umaga, sa mga banding na kay saya. Lahat ng hanap mo, andito na. Dyan. Walang susuko ang hamon dahil pamilya ang inspirasyon. Sasamahan kayo sa No Filter and All Out Chikahan at Tawanan dito sa ating bagong tahanan. Welcome to M.O.M.s. Miss on a Mission! M.O.M.s. Good morning, Miss! Good morning! Good morning! Hello! Good morning. Oh my gosh, grabe, Friday na ngayon. Malapit na weekend na, pero ang dami nating ginawa this whole week. Yung mga missions natin, yung mga discoveries natin, learnings, and meeting so many different people from all walks of life. Talagang napaka-eventful ng week natin, di ba? I feel na ang ganda ng buong week natin. Oo, di ba? It was a good week. It's sobra. Yes. Ang saya. And syempre ako talaga, pinaka-favorite ko. Ito talaga yung pinaka-look forward to ko, ang weekend. Ano ba ang weekend plans nyo? Weekend plans? Ako, may gigising pa rin ako maaga, Mi, kasi may football games si Krixus. Ah, pag weekend, yun talaga. Weekend, yun ay hataw na hataw. Hataw pa rin kami. Footballan. Hataw pa rin kami pag weekend. So. Eh, alam naman tayo mga artista, di ba? Kahit na weekend, hindi naman ibig sabihin na libre tayo. May work pa rin tayo, may pictorial, may movie. Ang dami pa rin natin ganap. But ang pinaka-importante, we spend quality time with our loved ones. Yes. Yes. That means our kids. Tama. Ikaw, anong weekend plans? Gusto kong matulog, mga mga. Okay. I'll be honest. Ako talaga, gusto kong matulog. Yan ang gusto kong gawin. Gusto ko umupo doon sa massage chair ko, gumanong-ganon ako ba? Yan ang gusto kong gawin. Ay, pero okay? Saya-saya mo doon. Doon ang gusto kong mangyari, sana maganap, mga Mi. Okay? Ay, nako. That's right. Dahil anong mangyayari sa atin this weekend, pinaplano ko na. Magsa-swimming ako, magsa-sunbathing, di ba? Merong mga shoots. I think lahat naman tayo, mga Mi, nilulook forward talaga natin ang weekends kasi it's the time we spend na matagal whole day with our families. Pero may pahabol na mission si Ate Mi. I know. Si Mi Rufa, na may kinalaman daw sa pagpapakatotoo. Ay nako, ito na. Bonggang-bongga, sasamahan nyo kami ngayon kasi makakasama natin ang isang taong punong-puno ng kulay ang kanyang buhay dahil sa nagpakatotoo siya. Let us all conquer the world of drag. Panoorin natin ito. Hello, mga Mi! Alam nyo po, madalas natin marinig yung mga phrases na magpakatotoo ka. Embrace your true colors. The truth shall set us free. Napakadaling sabihin, pero hindi lahat nagiging totoo at hindi lahat nagiging madali para i-prove yun sa atin sarili. Kailangan ba maging bearable siya? Well, alamin po natin because today, isang napakagandang mission ang gagawin natin. We are going to learn about drag queens. At paano ba sila mag-isip? Anong nararamdaman nila? Malalaman natin yan. At syempre, ako bilang Mi na may laban, aba kailangan sabay-sabay kami mag-transform. Kaya let's go and check it out. Exciting na exciting to. Hello, hello! Hello! Nako, Lady Gagita, I'm so excited to meet you. Me too. Nakakagulat na, bigla kami lumalabas dyan. Oh, diba? Alam mo, I've heard so much about you. At Lady Gagita, talaga sikat na sikat ka. Ay, hindi nga po masyado. Keri lang. Sikat ka, kasi ako kilala kita. Paano mo nakuha yung name na Lady Gagita?
Actually po, nag-start po yan noong 2010, noong nag-start akong gumawa ng mga Lady Gaga parodies. Mm. So, yung Gagita kasi, para siyang mini version ni Lady Gaga. Like, mm-hmm. parang kung kutsara, may kutsarita, parang gano'n. So, parang ginawa ko siyang Gaga-Gagita. Oh, ipakita mo yung t-shirt mo sa likod. Yes! Ayan, syempre, sa likod. O, diba? O, na nakalagay. Ayan, o, diba? Oh. Syempre, establish natin na Lady Gaga impersonator exactly. tayo, mga mami, diba? Oh, at saka ikaw ang talagang kinikilalang authentic, or di ba? Yung parang ikaw talaga yung kinikilala impersonator ni Katy Perry at saka ni Lady Gaga. Oh, nakakaloka naman yung authentic. Bakit may kaya ba? May class A ba? Di ba? Oo. Hello, maraming gumagaya pero hindi sila nagsasucceed. Di ba? So, 2010, nag-start ka, nagsimula ka mag-drag. Ano naisip mo? Kasi kinakwento mo sa akin, di ba, na parang creative lang in the beginning. Tapos, yes, actually, nung 2010 kasi, parang alam mo yon, I'm just a simple bakla, batang bakla na gusto mag-fantasy na magkumot-kumot sa bahay, tapos kasuotin yung matrahedy buda ng nanay, mga ganong klase. Tapos parang nagsimula lang talaga siya into a fantasy. And then when I started earning here in Manila, kasi na-discover ako ng isang magazine show, tapos parang dinala nila ako sa Manila, then sabi nila, if you decide to stay here or go back sa inyo, sabi ko... Saan sa inyo? Sa Davao po. Sa Davao? Yes, ilang taong ka noon nung na-discover ka? 16 years old ako 16? Noon. Yes. Nung bata pa lang ako, parang feeling ko hindi talaga ako straight. Uh-oh. Like parang I have this flamboyance, I have this personality na talagang hindi ako yung normal. Normal na lalaki. Normal ka naman. Lalaki. Oo. Parang alam mo yon, parang there is something in me na wala sa mga kababata ko na parang ayaw mo mambugbog, gusto mo magsuot ng makeup. Ayoko mambugbog, mami. Yeah, oo, gusto. Okay. Pero iba yung confidence ko eh. Parang tipong pag may mga program sa barangay, program sa school, parang gusto ko ay alam mo yon, lahat ng mga posibleng exposure na kaya kong pasukan, papasukan ko. But how does drag empower you? Iba yung confidence na nabibigay ng drag me. As in like tipong like, for example, ngayon, nag-uusap tayo, and then parang yung confidence level ko na sa level 1 pa lang. Pero pagdating ng, pag naka-drag na ako, parang iba yung ang ganda ano, ko. Yes, ganon. Ang ganda ko. Parang ako yung, ini-embody ko kung sino yung ini-impersonate ko, ini-embody ko kung sino talaga yung, yung tipong kaya kong achieving. So, explain sa ating mga me, di ba? Minsan hindi nila alam na ibig sabihin ng drag. Explain mo kung ano ibig sabihin ng drag. Actually, drag is, comes from the phrase na dress as a girl. Dress kaya as siya a naging girl. Drag. Okay. Pero syempre, time is evolving. Uh-oh. So parang, kumbaga, yung pagdadrag ngayon, hindi na siya dress as a girl, but it's sort of like expressing yourself. Mm-mm. How you express your fantasies. How you express your fantasy. Mm-hmm. So parang dun siya. So parang hindi na siya limited to someone na nag-dress up as a girl. At nakikita ko, napaka-confident mo magsalita. Ano bang look ang gagawin natin for today? Kasi alam mo, kasama ako dyan, ha? Gusto ko rin mag-transform. Nakaka-excite! Diba? Kala mo, ikaw lang may fantasies? May fantasies din ako. Oo, syempre. Rupa G, magpapakabog ba yan? O, diba? Syempre. Kahit wala akong boses, kakayanin ko. Kaya kitang kabog yan. Sino dapat kong gayahin? Kasi sabi mo, based sa itsura ko, sa look ko. Yes. Sa'yo kasi, as a beauty queen, kailangan matransform natin yung face ni Miss Rupa from beauty queen to icon. Excited na ako! Let's go! Let's huwag na tayo magpatungtik-tungtik pa!